LeBron at Coach Darvin Ham sinabi ang rason kung bakit sila natalo sa kamay ng Pacers. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, paki-like mo naman ang ating video. Nakaisa din ang Indiana Pacers sa Lakers matapos manalo ito sa score na 109-90. Nanguna sa Pacers si Pascal Siakam na may 22 points, 11 rebounds at 6 assists. Sinundan naman siya ng All-Star guard ni si Tyrese Haliburton with 21 points, 8 rebounds at 8 assists. Na this time ay hindi na talaga nag-struggle sa field na may 7 of 15 at 3 of 8 from deep. Sa Lakers naman, si Anthony Davis pa rin ang nanguna na may 24 points at 15 rebounds. Sinundan naman siya ni LeBron James na may 16 points, 10 rebounds at 8 assists. Samantalang si Austin Reeves ay nakapagtala din ng 16 points, 13 rebounds at 6 assists. Hindi naman masyado nakatulong itong si Rui Hachimura na may 14 points at si D'Lo. Sobrang nag-struggle na naman kung saan gumawa lamang ito ng 6 points while shooting 3 of 14 from the field at 0 of 6 from 3-point area. Kapag ganitong hindi masyado nakakatulong si D'Lo sa opensa, hirap na hirap ang Lakers manalo. Maala talaga ang shooting ng Lakers na may 40.7% lamang from the field, samantalang 48.3% naman ang Indiana Pacers. Talo din sila sa 3-point shooting at hindi masyado nagkaroon ng free throw attempts kung saan 15 of 18 lamang sila. Malayo ito sa kanilang average sa huling tatlong laro na nag-average ng 28.3 free throw attempts. Hindi rin katakataka na nag-struggle ang shooting ng Lakers dahil talagang dinaan sa sipag sa depensa ng Pacers at talagang sinuffocate nila ang Los Angeles Lakers sa loob ng pinta at pag hindi napigilan ay talagang kinakapitan pa. Nagresulta din ang depensa ng Pacers sa 16 turnover ng Lakers at ito ang naging key factor para manalo sila. Inilarawan pa ni Coach Rick Carlisle na ito nga daw ay playoff game na dahil pareho sila ng Lakers na lumalaban para sa standing. Ayon naman kay LeBron James, wala daw sila ng katulad na energy nila sa nakalipas na linggo. Pero kailangan nilang maglaro kahit na ganon. Nagkaroon daw sila ng tatlong laro sa loob lamang ng 4 na gabi. Pero wala daw excuse para sa mga unforced turnover. Sinabi ni LeBron na hindi na dapat itong mangyari. Si LeBron at Austin Reeves ang mayroong pinakamataas na turnover na parehong gumawa ng 5. Ayon naman kay Coach Darvin Ham, para daw silang naglalakad sa putik dahil sa tatlong laro sa loob lamang ng 4 na gabi at sa double overtime versus Milwaukee Bucks at marami pang mga factor ang nangyayari. So in short, sinasabi nga ni Coach Darvin Ham na sobrang pagod ang kanyang mga player kaya hindi sila makasabay sa energy na ipinapakita ng Indiana Pacers.